Magandang araw mga bata. Andito na tayo sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, unang linggo. Kaunlaran sa kabuhayan ng mag-anak at pamayanan. So ang layunin natin ay natatalakay ang kahalagahan ng paggawa na makatutugon sa pangangailangan ng mag-anak at pamayanan. Ano ba yung mga pangunahing pangangailangan ng mga tao? Una, pagkain. Pangalawa, damit. Pangatlo, edukasyon. Pang-apat, bahay. At ang panglima ay paglilibang. Bakit, di ba sabi ninyo dati, ang ating pangunahing pangangailangan ay tatlo lamang? Tirahan, damit, at pagkain. Bakit naging kasama na yung paglilibang at edukasyon? So, dito natin ngayon malalaman kung bakit sila nakasama. Ang isang tao, upang mabuhay ng maligaya at para panatag at ay nangangailangan ng mga sumusunod. Una ay pagkain. Ang pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Bigas o kanin ang karaniwang nasa pagkainan ng mga Pilipino. Pangalawa, damit. Kailangan natin ng damit upang maprotektahan ang ating katawan sa lamig at init ng panahon. May iba't ibang uri ng kasuotan para sa tag-init, taglamig at uniforme sa paralan o opisina. Pangatlo, tirahan. Mahalaga ang tirahan upang tayo ay may masilungan at pahingahan ng buong mag-anak. Ang tirahan ay naaayon sa kakayahang pinansyal ng taong nagmamay-ari nito. Karaniwan ang bahay na yari sa bato ay para sa nakaririwasa, samantalang ang yari sa kahoy ay sa pangkaraniwan lamang. At ang pang-apat ay ang edukasyon. Mayroong dalawang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa. Ito ay ang pribado at ang pampublikong paralan. Ang pribadong paralan ay karaniwang may higit na mabuting pasilidad at may binabayarang matrikula kaysa sa mga pampubliko o paaralang bayan. At ang panglima ay paglilibang. Ang paglilibang ay isa ring pangangailangan ng tao upang mamuhay ng maligaya bagamat ito ay hindi maituturing na pangunahin. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapaglibang ay nakatutulong upang malimutan ng tao ang mga pang-araw-araw na lalahanin at hirap ng katawan. O, naintindihan nyo na kung ano yung pangangailangan o pangunahing pangangailangan ng tao. Dito na tayo sa kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Sa produkto, ang mga produkto ay karaniwang likha ng kamay o makina. Mayroon din naman likha ng isipan. So, ibig sabihin pag produkto, ibig sabihin yun yung finished product. Yung halimbawa, pagkain na inaani ng ating mga magsasaka. Diba? Mga produkto sila na pangangailangan ng ating katawan o ng ating araw-araw na pamumuhay. So, ibig sabihin, yung produkto ay nakakatulong sa mga tao. So, magkaiba din yung serbisyo, ha? Magkaiba ang serbisyo sa produkto. So, ito yung mga halimbawa, mga produktong likha ng kamay, makina at isipan. Sa kamay, maaring gawa siya ng kamay natin. Halimbawa, yung banig, paghahabi, o kung ano-ano pa. Halimbawa, mag-cross-stitch ka. So, yun ay gawa ng kamay. Makina naman, yung computer, robot. So, yan ay mga gawa sa makina. At sa isipan naman, yung paggagawa ng o pagsulat ng libro o nobela. Paggawa ng computer program. So, isipan, ibig sabihin, utak lang ang gumagana sa atin. At ang pangalawa ay serbisyo. Ang serbisyo, ito ay ang paglilingkod, pagtatrabaho o pag-aalay ng mga gawain ng may kabayaran nang naaayon sa iba't ibang kasanayan at pangangailangan sa pamayanan. So sa serbisyo naman, may tinatawag tayong professional, technical, may kasanayan. Ibig sabihin ng professional, yung nakapagtapos ka ng pag-aaral ng 4 na taon or 6 na taon,
Kasi 'di ba may iba-iba namang profession ang bawat tao. So halimbawa sa professional yung doktor, guro, inhenyero. So sa technical naman, ito yung pagtatala ng mga data entry. So ibig sabihin, 'di ba may nababasa kayo minsan sa mga university yung mga technical courses, mga vocational courses. So yun mga ganun halimbawa yun. Oh, mayroon pa tayong tagapagsaliksik gamit ang internet. So web researcher, ibig sabihin technical course 'yun. Pagsasagot ng tawag ng mga customer or customer support or yung mga tinatawag nating customer service, yung mga ganyan. Pero may iba din naman na nakapagtapos diyan ang pag-aaral. Kaya nga lang, ang napasukan nilang trabaho ay mga technical. So may isa naman tayong may kasanayan or skilled. So ang skilled ibig sabihin ito yung inyong pinaka focus na trabaho. Kumbaga dito kayong magaling. Magaling sa paggawa. O halimbawa pintor ng bahay. Kung hindi ka magaling sa pagpinta, hindi mo makukuha ang ganda ng iyong ipipinta. Karpintero, hindi lang basta-basta marunong ka humawak ng martilyo, karpintero ka na. So, kailangan marunong kang bumuo ng bahay. Mekaniko ng sasakyan, lalo na mga mekaniko. Kasi yan ay makina ang gamit. So, yan ang tinatawag natin na skilled o may kasanayan. Okay, dito sa pagsasanay, ito ay mayroon sa inyong chart, sa inyong worksheet. So, doon ninyo ito sasagutan. So, kung gusto nyo rin ito practisan dito, kung ano yung sagot ninyo dito sa inyong hands out, pwede na rin ninyong ilipat doon sa worksheets na inyong ipapasa sa akin. So, yun na rin yung aking sasagutan. So, ang gagawin nyo lang dito, ang sabi dito ay punan ang chart ng mga produktong likha. Likha ng kamay. Ano daw yung mga likha ng kamay? Likha ng makina at isipan. Sa pangalawa naman, magbigay ng mga halimbawa ng serbisyo o professional. Ano yung mga, alam ninyo, mga professional na nagbibigay ng serbisyo sa atin, sa mga tao. Mga technical at may kasanayan. Okay, hanggang sa muli. Nating pagkikita mga bata. Paalam!